Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Higit po sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, ang nagdaang linggo po ay napuno po ng iba't ibang kaabalahan, mga kaganapan po. Ngunit purihin ang Panginoon at binigyan niya po tayong muli ng pagkakataon upang magkatipon, virtually man, upang magpalakasan po sa isa't isa sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga salita. Samahan niyo po ako mga kapatid sa pananalangin sa pagsisimula po ng ating gawain ngayong gabi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Lord, pinupuri at sinasamba ka namin sa gabing ito, Panginoon. Itinataas namin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Ikaw ang aming pinapupurihan, sinasamba at niluluwalhati sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Naririto muli ang iyong mga anak, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa aming gawain. Buksan mo ang aming puso, ang aming mga isip para sa mga mensahe na iyong inihanda para sa bawat isa. Lord, nawa po ay matanim sa aming mga puso ang lahat ng katuroang nagmumula sa iyo. At matuto kami, Panginoon, ay pamunghay ang iyong mga salita. Lord, sa gabing ito ay sa iyo namin isinusurrender ang lahat. Inihahain namin sa iyong paanan ang lahat naming panalangin, ang lahat naming desires and wishes, Panginoon. Ikaw ang nakakakilala sa bawat isa, Lord, kung kaya't alam namin na kung kami ay magtitiwala sa iyo ay naroroon ang aming katagumpayan, Panginoon. Lord, sa gabing ito, ikaw ang patuloy na manguna, ikaw ang patuloy na mag-bless sa bawat isa. At nawa, Panginoon, ikaw ang sumama sa aming gawain sa simula hanggang sa pagtatapos nito. Lord, ang lahat po ng papuri, ng pagsamba at pasasalamat ay iyong sa pangalang Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, let us open our Bibles po to Galatians chapter 4 verses 1 to 7. Ang sabi po dito, "Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the father. Even so, when we were children, we were in bondage under the elements of the world. But when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoptions of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ." Mga kapatid, sa Tagalog po, "Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Datapot na sa ilalim ng mga tagapag-ampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Datapot nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop sa mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka naalipin kundi anak, at kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos." Hallelujah, hallelujah. Pagpalain po ang pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. At mga kapatid, the title of our teaching for tonight is, "I am an heir to God's kingdom." When we say po na kingdom, often we associate this with royals, kings, queens, mga prince, princesses, mga mahaharlika, someone who we pay respect to and admire. In some places daw po, meron pa din daw po mga kinikilala as royal families. Examples of which po are Saudi Arabia, United Kingdom, Morocco, Brunei, and many other countries around the world. And these royal families daw po, kung pag-aaralan po natin ay hindi po lamang tungkol sa pagkakaroon ng marangya at masaganang buhay bilang mga maharlikang tao. Alam niyo ba mga kapatid na sa lahat daw po ng tinatamasang karangyaan, ang kaakibat daw po nito ay yung napakalaking responsibilidad na sa kabila po ng pinapakita sa news about
how lavish or how extravagant they live, meron po palang other side of the coin. Meron po tayong hindi nakikita when it comes to how they were able to conduct themselves as how a member of a royal family does. Yung mga taong ito po, they adhere to strict protocols, mga procedures, napakarami po na kailangan po nilang pag-aralan even at a young age dahil ito po yung inaasahan ng lahat para sa kanila. They are going to be heirs to kingdoms, nations, and with it comes a great responsibility. Meron po silang mga tutors for each subject or discipline. May mga briefings tungkol sa tamang etiketa at pag-uugali. May mga trainings din po para sa iba't ibang gawain at larangan. At some point, mga kapatid, this may be similar kung paano tayo bilang mga Kristiyano at tagapagmana ng ating Panginoon, meron din po tayong mabigat na responsibilidad na kailangan po nating gampanan. Maaring namamangha na po tayo sa mga mamanahin na mga kilala nating mga royals dito sa mundo. Ngunit higit na nakamamangha at nakagigilalas po ang kayang ipamana sa atin ng ating Panginoon kung tayo po ay patuloy na magtatapat sa Kanya. Katulad po ng mga miyembro ng royal families dito sa mundo, tayo naman po bilang mga Kristiyano ay kabilang sa royal family ng Panginoon. Meron din po tayong mga alituntunin, protocols na dapat po nating striktong sundin. For tutors, we have our pastors. We have our church elders and counselors na nagaguide po sa atin sa mga dapat at di dapat po natin gawin bilang kasapi ng ating simbahan. Meron po tayong mga gawain, mga Bible studies, prayer meetings, fellowships na nagsisilbi po na parang training din natin bilang mga magigiting na kawal ng Panginoon. As heirs to the Lord's eternal kingdom, kailangan din po natin ang iba yung paghahanda at pagpapalakas para po sa ating pakikipagbaka, para sa ating pananampalataya. Mga kapatid, for members of the royal family po, ever since birth, they are affirmed of their position. Sa araw-araw po, maaring yung mga nakakasalamuha nila sa paligid nila ay nagpapatibay po ng kanilang identity bilang parte ng isang maharlikang angkan. They are constantly being reminded by their daily activities, by the people around them, na mga bagay na meron sila at dapat nilang pangalagaan. Maaring mga kapatid, may pagkakataon na napapagod din sila, nalulumo sa paulit-ulit na drills, na naramdaman nila na ang hirap naman maging parte ng pamilyang ito. For sure mga kapatid, sa paggising nila sa umaga, may mga ganito rin silang pakiramdam. Meron naman silang, sa pagkakataon na ganito, meron silang mga binibigkas sa kanilang mga sarili upang mapanatili po nila ang kanilang focus sa mga kakaharapin nilang gawain para sa araw na yon. Kung sila mga kapatid ay nakakaramdam ng panghihina at pagkapagod, same is true with us Christians mga kapatid. Hindi araw-araw o oras-oras na masasabi mong malakas ka spiritually. May pagkakataon din na nakakaranas tayo ng panghihina, ng kawalan ng pag-asa sa dami ng kinakaharap na problema. And whenever these instances arise, mga kapatid, we must have affirming words na nakaready na para gisingin po tayo sa pansamantala nating pagtigil or pagkakahimbing. As heirs to our God's kingdom, we should not lose focus of our goals. Na sa pagsisimula pa lang po ng ating araw, sa pagbulat ng ating mata, ang kinina po natin ang kapangyarihan at biyayang nakahanda para sa atin. Napakadaming pwede nating i-claim bilang minamahal na mga anak ng Panginoon. Ang Biblia po ay nagbibigay sa atin ng napakaraming pahayag ng pag-asa at pagpapala para po sa mga nagtatapat sa Kanya. Samahan niyo ako mga kapatid na bigkasin yung ilang affirmations na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Una, I am His child. Ang sabi po sa Galatians chapter 4, verses 6 to 7, and because we are His children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father, now you are no longer a slave, but God's own child. And since you are His child, God has made you His heir. Sabi nga po, at sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Abba, Ama. Ano pat hindi ka naalipin kundi anak,
At kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Hindi ba mga kapatid, napakasarap pakinggan na ikaw ay anak ng Diyos? Yung birth certificate na nagpapatunay nito ay ang katotohanan na ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan po sa ating mga puso. Ang Kanya pong presensya ay lagi natin kasama at permanente pong maninirahan kung patuloy po natin siyang susundin at pananampalatayanan. Ang Panginoon daw po takes residence in the hearts of every born-again believer the moment that we repent for our sins and trust Him with all of our hearts. His presence, mga kapatid, within our hearts is both the guarantee and proof that we have been made sons of God and joint heirs with Christ. Another affirming word po or affirming sentence is, I am God's temple. Ang sabi po sa Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price, so you must honor God with your body. Mga kapatid, we are living in a body-conscious world. Kadalasan nga po, kasali pa sa mga New Year's resolution ang madami sa atin yan. Magpapapayat na ako, kakain ako ng healthy. Napakarami pong naglipa na ng mga produkto sa merkado to clean up, to paint up, and fix up our physical appearances. Ang mga tao nowadays put great effort about their physical shape. Hindi po masama to aspire for a healthier body or a body na well-maintained and built. Ngunit kung ang basihan mo po ng pag-attain nito ay just for the physical aspect or yung kasiyahan na nakakasunod ka sa mga trends around you, you are being misled by the world, kapatid. Ang anumang bagay na maaaring naglalayo sa'yo sa katuruan ng ating simbahan ay hindi makakabuti sa templong iyong dapat ingatan para sa Panginoon. Our body is the temple of the Holy Spirit. Mga kapatid, tandaan natin, there is great care involved sa paglikha sa'yo ng ating Panginoon. At dahil ikaw nga ang tirahan ng Espiritu ng Panginoon, therefore you were furnished with such greatness. Nilikha ka sa kanyang wangis, binihis mo na ang kanyang presensya nang ikaw ay mabautismuhan. Bakit mo pa ito nanaisin na dungisan at bahida ng mga bagay na hindi magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon? Maaring, oo, tao lang tayo at natural sa atin to confirm what is around us. Pero sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Paano tayo magiging buhay na patotoo, mga kapatid, ng pagbabago na binibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak kung ipagpapatuloy pa din naman natin ang mga ating dating gawi na hindi kalugod-lugod sa Kanya? It is essential to be physically healthy so we can always be ready and available for the Lord. At magagawa natin ito sa kaparaan ng hindi tayo malilingat sa katuruan at mapapanatili din natin ang ating espiritual na kalusugan. Another affirmation is, I am treasured. 1 Peter chapter 2 verse 9 declares, we are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that we declare the praises of Him who called us out of darkness in His wonderful light. Ganon din po, Deuteronomy chapter 7 verse 6 says, you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. Tayo daw po, mga kapatid, ay hindi lamang kayamanan ng Panginoon, but we are chosen and considered royalty in Christ. Isa itong bagay na dapat nating ipagsigawan at ipangalangdakan. This is something to be proud of. Hindi ba kapag meron tayong mga tinetreasure na mga kagamitan, inilalagay po natin ito sa isang secure na place. Maaaring ang ilan sa atin nilalagay po ito sa magandang lagayan or nakadisplay sa mga estante at ginagawang focal point ng design ng ating mga bahay. Ganyan po tayo kapag nagpapahalaga po tayo ng labi sa isang bagay. Ang ating pong Panginoon has the same thoughts for every one of us. He pours out so much effort and affection sa atin na kanyang mga anak sa araw-araw nating buhay.
Siya po yung walang maliw na nangangalaga at nag-iingat sa atin saan man po tayo pumupunta. He treasures us so much that He sacrificed Himself para sa kaligtasan ng Kanyang mga anak. John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ang Panginoon po natin, mga kapatid, gave up His treasure for us so we could have eternal life with Him. Hindi ba nakakamangha yung kadakilaan ng ating Panginoon? Siya lamang yung kayang magbigay ng hindi masusukat na sakripisyo para sa bawat isa sa atin. He gives us value that cannot be repaid. Nawa, mga kapatid, palagi po nating maalala yung pagpapahalaga na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. We are precious in His sight. We are worth more than silver and gold. Ang atin pong value sa ating Panginoon cannot be measured nor can be understood by mere humans like us. Hallelujah! Hallelujah! Another affirmation, mga kapatid, is, I am handpicked. Ang sabi po sa John 15, verse 16, "You didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name." Ganon din po sa Jeremiah chapter 1, verse 5. Ang sabi po dito, "I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations." Ang atin pong Panginoon ay makapangyarihan and Siya ay invested at interested sa ating mga buhay. Tayo po ay pinaglalaanan po Niya ng Kanyang oras sa araw-araw. We are special in the eyes of the Lord. May mga pagkakataon na nararamdaman natin na wala namang kamahal sa akin ngayon or may silbi pa ba ako? Maaari po nating maihambing ang ating sarili sa ibang tao na nasa ating paligid na tila nagbibigay po sa atin ng agam-agam tungkol sa ating worth bilang isang tao dito sa mundong ating ginagalawan. Ngunit nais kong alalahanin mo, kapatid, na it does not matter how you see yourself or how others perceive you because the Lord God takes fondness of you. Nakikita ko Kanya, kapatid, araw-araw napapansin Niya ang kahit kaliit-liitang bagay tungkol sa iyo. Kung iisipin po natin, ano bang meron ako para mapansin ako at piliin ako ng Panginoon sa ilang? Sa maraming pagkakataon, mga kapatid, we find ourselves falling short kung ang susukatin po natin ay kung gaano tayo ka-worthy sa pagmamahal na ipinararanas sa atin ng Panginoon. Therefore, mga kapatid, there is no way that we can impress Him by our own making. Kung sarili lang po natin ang pagbabasihan, hindi po natin kayang tumbasan ang pagmamahal na ibinibigay ng Panginoon. Let us emphasize, mga kapatid, that this is all because of Him. Ang Panginoon po ay pinili ka upang mahalin, alagaan, pagyamanin, linangin po ang mga kakayanang buong tiwala Niyang ipinagkakaloob sa iyo. Romans chapter 6 verse 13 says, "Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness." Mga kapatid, you are a handpicked creation. You are a vessel of His Spirit. You are an instrument for His glory. Ang Panginoon po ay pinili ka upang ipakilala Siya sa mundo. Kung kaya't nararapat lamang na pilitin nating maging karapat-dapat sa espesyal na misyon na ibinigay po sa atin, sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Panatilihin po natin sa ating mga puso ang pag-aasam na masumpungan po ang ating purpose bilang Kanyang piniling bayan. Ang binasa po nating talata sa Romans chapter 6 verse 13 gives us a roadmap upang malaman po natin ang ating misyon para sa Panginoon. Una, panatilihin po nating malinis ang ating mga puso at isip sa mga bagay na nagpapalayo po sa atin sa presensya ng Panginoon. Pinili ka sapagkat alam ng Panginoon ang iyong kakayanan, naniniwala Siya sa iyong pananampalataya at katapatan mo sa Kanya. Pangalawa is to yield ourselves to the Lord. Bilang Kanya mga anak, mga kapatid, our duty is to make sure that we worship Him alone and our hearts and souls are aligned to Him to obey His will. Kung magagawa natin ito, mga kapatid, the Lord will be pleased with us
We are His handpicked ng ating Panginoon upang maging instrument po tayo ng Kanyang habag at pagpapala. Tandaan mo, kapatid, na ikaw ay Kanyang pinipili at pipiliin palagi. Another affirmation is, I am no longer a slave to fear. Ang sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Bilang isang tao, mga kapatid, maraming mga agam-agam na nagpapahina po sa atin. Yung sunod-sunod na problema, pagkakasakit, yung mga dagok sa buhay, ay maaari pong magtanim ng pangamba at takot sa atin sa mga maaaring mangyari sa hinaharap. Ngunit bilang isang Kristiyano, isang napakagandang kaalaman po na sa lahat ng ating ginagawa ay kasama po natin ang ating Panginoon. Siya po ang hahawak sa ating mga kamay. Siya ang mag-aakay sa atin kung nagiging madilim ang ating tinatahak na landas. At siya rin po ang magbubuhat sa atin sa panahon na sobrang bigat ng ating mga dalahin na hindi natin makakaya. At ang tanging nating magagawa lamang ay ang isurrender po ang lahat sa Kanyang paanan. Mga kapatid, sa ating lubos na pagkakilala sa Panginoon, ang mga agam-agam at pangamba ay papalatan po niya ng kalakasan at pag-asa. Anumang kaguluhan sa ating mga isip ay bibigyan po ng Panginoon ng kapanatagan at kapahingahan. If you have heard about the song No Longer Slaves by Bethel Music, ilan po sa lyrics nito ay, you split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I am no longer a slave to fear. I am a child of God. Mga kapatid, as sons and daughters of God, we have been set free from the bondage of fear. Ang Panginoon po ay pinananatili tayo sa loob ng Kanyang mahigpit na yakap. Walang anumang sandata ng kaaway ang gagapi sa atin kung magpapatuloy po tayo sa ating matibay na pagkapit sa ating Panginoong Jesus. Ang mga circumstances po sa ating paligid, ang mga sitwasyon na tila napaka-imposible para sa atin na ang hirap naman ng sitwasyon, mahirap solusyonan, yung para sa ating kakayanan, ang Panginoon po ang magpupuno nito para sa atin. Siya po ang magdi-deliver sa atin sa lahat ng mahihirap na sitwasyon, sa kalungkutan, sa kawalan, sa kaguluhan, sa ating mga paligid na pilit po tayong sinusubok upang lumayo po tayo sa Kanyang presensya. Tandaan lamang natin, mga kapatid, na walang anuman ang hihigit sa pagmamahal ng Panginoon na nagliligtas sa mga anak na lubos na nagtitiwala sa Kanya. Siya ang lagi nating kasama. Bakit tayo matatakot? Next, mga kapatid, is, I am an heir to the kingdom of God. Ang sabi po ng Romans chapter 8, verses 16 to 17, for His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children, and since we are His children, we are His heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory, but if we are to share His glory, we must also share His suffering. When you say heir, mga kapatid, it means a person inheriting and continuing the legacy of a predecessor. Noon, marami po sa atin yung nakakaalam na tayo po ay tagapagmana ng isang napakalaking fortune or kayamanan. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa ng lubos sa ating Panginoon, iniisip natin na bakit hindi ako pinagpapala samantalang yung iba sobra-sobra na. Maaring wala pa yung realization sa'yo na ang lahat ng mayroon ang Panginoon ay libre niyang ipagkakaloob sa'yo. Kailangan lang ay nasa tamang panahon, nasa tamang pagkakataon, ang pagkakaloob nito sa'yo. Sa tuwing babasahin po natin ang Bible, we are also reading the will. At sa atin pong pag-aaral nito, natutuklasan natin at nauunawaan na tayo po ay tagapagmana ng Panginoon. Matututunan natin na tingnan ang ating mga sarili kung paano tayo nakikita ng ating Panginoon. Higit po dito, natutuklasan natin ang mga bagay na kaakibat ng pamana na nagmumula sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Ang sabi nga po sa Bible, if you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Mga kapatid,
Ang kinin natin na tayo ay anak ng Panginoon, na tayo ay Kanyang mga tagapagmana. Una, you are an heir of God because you are a child of God. Kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus, ikaw ay Kanyang anak at nagmamana ng lahat ng mayroon siya. Katulad ng kung paano ang isang anak ay pinamamanahan ng kanyang magulang, same is true sa ating Panginoon at higit pa ang kaya niyang ibigay sa iyo. You have full access to the largest inheritance known to man. Nung tanggapin po natin si Jesus bilang ating Ama at Tagapagligtas, He moved in with everything He has. And the moment na nananahan siya sa iyong puso at ibigay mo ang iyong buhay para sa Kanya, you are now carrying a vast fortune na walang sino man ang makakakuha sa iyo. Everything in the Bible, mga kapatid, every blessing, every benefit, every healing, every deliverance belongs to us. It is ours for the taking bilang mga anak ng Panginoon. Another thing, you are an heir because you are redeemed from the curse. Ang sumpa ng karamdaman, kahirapan, kawalan, depression, at kaguluhan are all under the curse. But God is good, mga kapatid, and He set out to be sure we were delivered from every single part of the curse. By including us, mga kapatid, in His blessings, He redeemed us from all these bad things. May pagkakataon na sa sobrang hirap ng dinaraanan or nararanasan natin, magtatanong tayo kung kasama pa ba ako sa anak ng Panginoon, sa Kanyang pangako? At sinagot din tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Ang sabi nga po sa Galatians chapter 3 verse 29, if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Ito ay tila nalalaman ng Panginoon na magkakaroon ng pagtatanong mula sa ating mga tao at nagbigay na agad siya ng isang definitive na answer sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Sapagkat tayo ay kasama sa will ng Panginoon. Hallelujah! Next is, you are an heir because you are a joint heir with Jesus. There are instances, mga kapatid, when you feel lacking, na hindi mo mapaniwalaan na isang tulad mo na makasalanan ay tatanggapin ng Panginoon na magmana ng kaligtasan. Ngunit, sinasabi po na it is now time to let go of that attitude that says you are just a sinner saved by grace. It is time to claim daw po, it is time to start claiming and living as the true heirs of Jesus and with Jesus. Nang tanggapin po natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, mga kapatid, we have joined God's family. Ikaw ay anak niya at matatanggap mo ang mga parehong karapatan at pribilehiyo na kanyang pinagkakaloob sa lahat niyang mga anak. Ngunit ang ganyang katas na pakilala ay may kaakibat na responsibilidad. Kung magpapatuloy po tayo sa pagkilos ayon sa kanyang will, sooner ay mauunawaan natin kung paano tayo tinitingnan at tinitreasure ng ating Panginoong Jesus. Kay Jesus, mga kapatid, tayo po ay tagapagmana ng hindi masukat na pagpapala. Katulad ng sinasabi sa Luke chapter 12 verse 32, "Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, sa pagtatapos po natin ating gawain, sa araw-araw po nating pakikipagbaka sa buhay, marami po tayong nararanasan na pagkadapa, rejection, pagtatawa mula sa ating paligid. Sa kabila po ng lahat, manatili nawa po tayong nakafocus sa ating pamana mula sa Panginoon na ating Ama. Panghawakan po natin ang Kanyang mga pangako at ang Kanyang mga salita. Huwag po natin hayaan na mawala yung ningas sa ating mga puso upang siya po ay patuloy na sambahin, papurihan at luwalhatiin. Sa pagsisimula pa lang po ng ating umaga, meron nga po tayong Good Morning Jesus na program. Sa pagsisimula pa lang ng ating umaga, sa pagmulat ng ating mga kapatid, ating mga mata, i-claim po natin at sabihin po natin, I am royal. I am His child. I am God's temple. I am treasured. I am handpicked. I am no longer a slave to fear. I am an heir to the kingdom of God. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, don't wait another moment. You were born into the royal family that owns and operates the universe.
It is time to start acting like an heir of God. Hallelujah! 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 Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay bibigyan po tayo ng ilang minuto upang kausapin natin personal ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Hallelujah! 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 Inaanyayahan ko po ang bawat isa na muli ay samahan po ninyo ako sa pananalangin para sa pagtatapos po ng ating gawain ngayong gabi. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! 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 Lord, muli ay tinataas ka namin sa aming kalagitnaan. Ikaw ang aming pinupuri, sinasambat, niluluwalhati sa aming buhay, Panginoon. Naririto pong muli ang iyong mga anak, Panginoon. Pakalinisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isip. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Maging ito man po ay aming sinasadya o hindi sinasadya. Ito man po ay sa aming isip, sa aming pagsasalita o sa aming paggawa, Panginoon. Ikaw po ang magbasbas sa bawat isa. Pakalinisin mo ang aming mga puso, Panginoon. Gawin mo itong malinis na sisidlan ng iyong pagpapala. Hallelujah! Hallelujah! Lord, naririto kami at nagpapasalamat muli sa pagkakataon na iyong ipinagkalob sa bawat isa. Salamat sa availability na meron ang bawat kapatiran, Panginoon, upang makinig sa iyong mga mensahe ngayong gabi. Maraming salamat dahil ikaw ang patuloy na gumagabay, nag-iingat sa bawat isa. Ikaw rin po ang sumasama at nagpapahiram ng iyong wisdom upang mas lalo naming maintindihan ang iyong mga mensahe para sa amin. Lord, we are claiming, Panginoon, that we are your children. We are heirs to your kingdom, Panginoon. At ang lahat ng ito, ang lahat ng blessings, lahat ng pagpapala, pagpapagaling, Panginoon, deliverance, are all ours for the taking. Hallelujah, bilang iyong mga anak. Lord, maraming salamat sa patuloy na pagpapadama sa amin ng iyong pagmamahal. Maraming salamat dahil hindi mo kami iniiwan sa lahat ng oras, Panginoon. Maraming salamat sa kapanatagan, Panginoon, sa kapayapaan ng puso na iyong ipinagkakaloob sa iyong mga anak. Lord, alam namin na ikaw ang patuloy na nagpapala, ikaw ang patuloy na nagpo-provide sa bawat isa, at dahil dito ay walang hanggang pasasalamat ang aming binibigkas. Lord, sa araw na ito, sa gabing ito, Panginoon, patuloy mo kaming samahan. Sa mga darating na araw, Panginoon, maaring nandoon ang mga agam-agam para sa hinaharap. Ang pangamba, Panginoon, ngunit alam namin na kung ikaw ang aming kasama, hindi kami dapat na matakot, Panginoon. Ikaw ang aming sanggalang, Panginoon, sa lahat ng mga virus, sa lahat ng pagkakasakit. Ikaw ang aming doktor, Panginoon, na magbibigay ng lunas sa lahat naming karamdaman. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpuprovide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mo ipinararanas sa bawat isa ang kaluwalhatian na meron sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong presensya na malaya mong ibinubuhos sa bawat isang kapatiran. Lord, sa gabing ito muli, hinihiling namin, Panginoon, ang iyong paggabay, ang iyong pangunguna sa aming mga buhay. Ikaw ang mag-bless sa lahat ng aming mga pastor, sa pastoral team, sa lahat ng church board and leaders, Panginoon, sa lahat po na mga department heads, ganun din sa lahat ng miyembro ng aming simbahan. Lord, ikaw maglukob sa amin sa iyong pagmamahal. Lukuban mo kami ng iyong banal na dugo at panatilihin mo kami ligtas sa anumang pagkakasakit, sa anumang karamdaman, Lord. We are claiming, Panginoon, na ikaw ang sasama sa amin sa lahat naming gawain, at alam namin, Panginoon, na ikaw ang mangunguna sa lahat naming ginagawa sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsama mong muli sa amin ngayong gabi, at ang lahat po ng papuri, ng pagsamba at pasasalamat ay sa iyong pangalang, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po, mga kapatid, at God bless po.